tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Itay, bukas na ho ang deadline ng enrollment ng kolehiyo. May pang-enroll ho ba ako? Ha? Kung di pa ako makapag-enroll bukas, baka hindi na ako papasok sa kolehiyo. Eh, may iba pa namang kolehiyo dyan, anak eh. Di ba? Doon ka na lang muna mag-aaral. Itay, sarado na ho enrollment ang ibang school. At pag hindi pa ako makapag-enroll bukas, masasaraduhan po ako dahil next week na po ang start ng first semester. Kaya kung hindi ako makapag-enroll bukas, sasama na lamang po ako sa kaibigan ko na nagtratrabaho sa Maynila para makapagtrabaho po ako. Ang hirap ng walang pere. Hindi ko mabili ang gusto ko. Anak, lumapit ka kaya kay lola mo. Baka may pera siya. Lumapit na po ako sa kanya kahapon. Ang sabi, next week pa raw ang darating ang pension niya. Gina! Apo! Oh, ang lola mo. Ayan na siya. Tinatawag ka. Lola! Nandito po kami ni Itay sa kusina. Apo, ito ang pera oh, na pang-enroll mo bukas. Ay, mano po lola. Kawan ka nang poong may kapal, apo. Oh, magkano ba ang pang-enroll mo bukas? Kahit 5,000 lamang po. At ang iba ay babayaran ko po tuwing examination din namin. Ay, nako. Kulang pala itong nahiram ko. Ah, magkano ba yung nahiram ninyo, inay? Eh, 4,000 lang eh. Sa 5,600 pa ni Ilyang. Sige. Ako nang bahala. Dadagdagan ko na lamang po yan. Baka makahiram din ako sa kaibigan ko bukas ng umaga eh. Ah, ito apo oh. Para makapag-enroll ka na at nang hindi masayang ang oras ng pag-aaral mo. O ano? Naibigay mo na ba sa apo mo ang inutang mong 4,000 kay Ilyak? Eh, oo. Eh, wala naman kasing kadis-kadiskarte ang ina eh. Eh, anong walang kadis-kadiskarte sinasabi mo? Nakakadiskarte rin ang manugang mo. Yun nga lang para labang sa pansariling tungloho at pagsugal niya. Eh, kung bakit kasi sa lahat ng babaeng niligawan ng anak mo eh, yung margo pang napili. Mabuti ka mo at hindi pa sila kasal. Eh, kung ako lang din ang tatanungin, ayokong pakasalan ng anak mo ang Margo na yan. Ilang taon na silang nagsasama pero wala ring asenso ang buhay nila. May matatag namang trabaho ang anak mo pero hirap na hirap pa rin sila sa buhay. Paano kasi ang manugang mo inutil? Hindi ka ba naaawa dun sa panganay mo? Kung hindi pa nakautang si inay ng pampa-enroll niya sa kuleyo, hindi pa siya makapagpapa-enroll. Eh, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Eh, alam ko yung takbo ng utak mo eh. Pagtitindahin mo na naman ako. Mas mahihirapan tayo nito, Margo. Nasa kuleyo ng panganay natin. At yung dalawa pang anak natin nasa high school na. Tingnan mo, kapag hindi ka pumayag sa gusto niya mangyari, wala, hindi natin kayang pag-aralin sa kolehiyo yung pangalan natin. Hindi natin sila mapag-aaral. Eh, ikaw eh, mahina ka. Ayaw mong dumiskarte sa iba. Ano ayaw nang dumiskarte sa iba? Sinasabi mo.
Gusto mo pa yata magnakaw ako eh. Eh bakit? Sinabi ko bang magnakaw ka? At anong discarding sinasabi mo, ha? Magtrabaho ako sa gabi. At anong trabahong papasukan ko sa gabi? Sige nga. Hindi naman mahirap na trabaho yun eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't may inaalok sa akin si paring Edgar? Na ano? Kinukumbinsi ka pala ni paring Edgar. Kababae mong tao eh. Nakumbinsi ka ba? Eh, kung yun bang mapagpapagaan ng buhay natin, bakit hindi? Kung gusto mo, yung trabahong inaalok sa'yo ng paring Edgar, umalis ka na sa bahay na ito. Dahil baka kami ng mga anak mo'y madamay pa. Alam mo ang yabang mo, hindi naman magkasya sa mga anak mo ang sinasahod mo eh. Ikaw naman kasi, kung tinulungan mo sana kasi ako na magtataguyod sa pamilyang ito, hindi tayo mahihirapan ng sobrang ganito. Naintindihan mo? Ano ka mo? Ririntahan mo yung pwesto sa harap? Ah, opo, may nakapagsabi kasi sa akin na kayo raw po ang nagmamayari ng lupa at pwesto na nasa gilid ng kalsada. Ay, ako nga, bakit ba? Eh, kung papayag kayo, gusto sana namin ng misis ko na rentahan at gagawin lang naming parang talipapa. Ay, ganun ba? Eh, ako nga ang may-ari ng lupa. Kaya lang, naipamana ko na yan sa anak ko. Wala pong problema. Di sa kanya ako mangungupahan kung papayag siya. Eh, ganun ba? Eh, pero sira-sira na ang bubong. Tumutulo na ga eh. Wala pong problema. Kung papayag kayo, ako na po ang magre-repair. Ikaltas na lang po natin sa upa kung pwede. Eh, maganda sana yung alok mo. Pero hindi na ako ang makakapag-desisyon yan, kundi ang anak ko. Ah, ibinigay na ho ba ninyo sa anak nyo? Ay, oo. Sa akin pa rin nakapangalan, pero naibigay ko na sa anak ko. Ah, ganun po ba? Ano kaya kung kakausapin ko siya? Eh, ewan ko kung ano ang plano niya dyan. Eh, ganito na lang, kung gusto mo. Bumalik ka na lang dito sa ibang araw at kakausapin ko pa ang anak ko kung ano ang plano niya. Ha? At saka ka bumalik. Ay, sige po. Babalik na lang po ako dito para malaman kung anong mapag-uusapan ninyong mag-ina. Tay, kayo pala. Tuloy kayo, tuloy kayo. Ay, salamat anak. Mag-isa ka yata. Nasaan ba ang mga anak mo? Parang tahimik tong bahay mo eh. Ah, birthday ng nanay ni Margun, tay. Kaya pupunta yung mga bata. Pati si Margun, nandun sila. Ay, mabuti naman kung ganun. At nang makausap kita ng sarili na. Oo, bakit ba, tay? May problema ko ba? Eh, gusto ko lamang itanong sa iyo kung ano ba talaga ang plano mo sa buhay. Ang ibig kong sabihin, yung plano mo sa mga anak mo, may malalaki na sila. Kolehiyo ng isa sa kanila. At ang apat sa kanila eh, nasa high school na. Eh, sa palagay mo ba eh, mapag-aaral mo pa silang lahat sa sinasahod mo? Eh, inutang na nga ng inay mo ang pampa-enroll sa panganay mo sa kolehiyo eh. Eh, itay, yun na nga ho ang iniisip ko eh. Eh, siya nga pala, yung sinabi ko sa'yo kahapon, ano bang masasabi mo doon? Interesado ang mag-asawa na rentahan ang pwestong yun.
Eh, kung sila nga nakikita nila ang malaking kikitain sa pwestong yun, eh bakit hindi ninyo nakikita ni Margo ang kagandahan ng pwestong yun? Eh doon nga kami nagpwesto ng inay mo noon eh. Alam niyo tayo, eh, kung ako lang sarang masusunod, gusto ko talaga. Eh kaso ayaw ni Margo eh. Eh bakit kasi kailangang hintayin mo ang desisyon ni Margo samantalang nahihirapan na kayo? Huwag ko kayong maglala tayo. Kakausapin ko muli si Margo. Abay, dapat lang. Dahil kinabukasan ng mga anak mo ang nakataya dito. Pakiusap. Para na lamang sa mga anak natin, Margo. Para sa kanila magandang kinabukasan. Bakit mo ba ako pinipilit? Obligasyon ko bang pakainin ang mga anak mo? Ikaw ang may obligasyon. Bakit mo sa akin pinapaasa ang responsibilidad sa pamilyang ito? Hindi kita pinipilit. Nakikiusap lamang ako na sana makipagtulungan ka sa akin. Para naman sa ating mga anak ito eh. Kung pumayag ka lang sana sa gustong mangyari na inayati tayo, di walang sanang problema. Alam mo, kahit mag-overtime ko, walang problema eh. Kahit gabi-gabi. Ah, kung hindi ka makipagtutulungan sa akin, walang mangyayari sa kinabukasan ng mga anak mo. Hindi talaga kakasya ang sinasahod ko, mali. Alam ko eh, sinusursulan ka na naman ng itay mo. Sinusursulan man naman ko, hindi. Tama naman din. Talaga sila eh. Mas magandang magnegosyo kaysa magtrabaho. Kulang na kulang talaga yung sinasabi ko. Ang iba nga dyan, eh, willing na magbayad ng renta para lang makapagnegosyo sa harap ng bahay. Alam nila na mas magandang magnegosyo dyan sa lugar natin. Kung sila na nangungupahan lang eh, eh, gustong-gusto nila na kunin ng pwesto na yan. Tayo, wala tayong babayaran at renta. Eh, sige na, pumayag ka na. Bakit naman ako papayag? Pagmumukhain mo lang akong losyang. Balalagi na yung mga anak natin. Ha? Kolehiyo na yung isa. Nasa high school na yung dalawa. Alam mo, hindi ako nakipag-asawa para lamang gawing tindera ng isda. Margo, alang-alang man lang sa kinabukasan ng mga anak mo. Sana makipagtulungan ka na sa akin. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko at pinag-aral para pagtindahin mo lang ng isda. Kung ayaw mo magnegosyo, ako, gusto ko. O di bahala ka! Eh, napadaan ako kanina sa bahay ng anak mo. Narinig kong mataas ang boses. Eh, siya lamang ba ang mataas ang boses? Eh, pati rin yung manugang mong hilaw eh. Nakipagtaasan ng boses. Ibig mong sabihin, nag-aaway na sila? Eh, oo. Pag alis mo kanina, papuntang palengke, pumunta ako sa kanila. Pero hindi ko na tinuloy dahil narinig ko silang nag-aaway. Eh, wala naman kasing pakikisama si Margo eh. Sarili lamang niyang iniintindi at hindi ang kapakanan ng kanilang mga anak. O, bakit ngayon ka lang? Gabing-gabi na. Inuntan ko yung kaibigan ko. Umutang ako sa kanilang pera. Bakit? Wala ka bang sahod sa buwang ito? Bakit mo tinatanong? Tinatanong ko lang. Aanhin mo nga ang pera. Magtatayo ko ng negosyo. Ng tindahan. Ano? E paano ang
Mag-re-resign ka! Ikaw na nga itong nagsabing marami akong anak na pinag-aaral tapos mag-re-resign ka dyan sa trabaho. Eh, mabuti lang may trabaho ka tapos alis ka! Maraming tao nga dyan eh! Ha? Maraming naiinggit sa'yo dahil may maganda kang trabaho tapos mag-re-resign ka lang para dyan lang sa negosyong yan? Hindi ako mag-re-resign. Hindi ka mag-re-resign. Ha? Sino ang tatao dyan sa negosyong sinasabi mo? Huwag mong sabihin na ako ang magtatao dahil hindi mo ako talaga mapipilit. Ayaw mo kasing makipagtulungan sa akin eh, kaya kukuha na lang ko ng susweldohan mong tao. Ano? Kukuha ka ng susweldohan mong tao? Kung kinakailangan. Ayaw mo kasing magbukang lusyang eh sa sinasabi mo. E di kukuha ko ng ibang tao. Kung gusto mong lumaki ang kinikita mo, bakit hindi ka pumunta ng abroad? Ano? Mag-abroad ako? Oo! Kaysa dyan sa sinasabi mong negosyo na wala namang patutunguhan kung ipapatao mo sa iba. Mag-abroad ka na lang! Mas mabuti pa! Kaysa nahahati ang oras mo sa trabaho at sa sinasabi mong negosyo. O mag-abroad ka kung gusto mong lumaki ang kikitain mo! Ganun lang yun! Kumusta yung pinapatanong ko sa'yo? Nakabalik ka na ba dun sa pwesto na yon? Hindi pa. Busy ko kahapon at kanina. Balikan mo. Maganda ang lokasyon na yun eh. Sigurado ka po talaga sa decision mo yan? Oo, sabi. Malaki-laki naman ang sahod ko ah. Eh, kahit hindi ka na magtatrabaho, kaya ang kaya ko. Lalo na ngayon at nagtatrabaho ng anak natin. Alam ko, pero alam mo naman ang ugali ko eh. Gusto ko may pinagkakabala na ako lagi. Maganda ang lokasyon na yun. Bagay na bagay talaga ang negosyong isda at gulay. Kasi bukod doon ay nasa tabing kalsada, kaya maraming kabahayan doon. Titiba tayo doon. Papatok doon ang iniisip kong negosyong gulay at isda. Gulay at isda ang ininegosyo mo? Oo, bakit? May masama ba sa negosyo na naisip ko? Wala naman. Kaso baka magkamoy isda ka niyan. Eh, paano na ako sa gabi? Eh? Ikaw, panay kalukuhan ang alam mo. Eh, seryoso ako. Sigurado ka ba dyan sa iniisip mo? Gulay at isda? Oo, sabi. Lalo na ngayon. At madidistino ka na naman sa malayo. Kaya kailangan may mapaglilibangan ako. Ano po, Lolo? O, apo. Gabing-gabi na. Ay, napasugod ka. May kanin pa ba ho kayo? Ha? Eh, wala kasing pagkain sa bahay, Lolo. At nagugutom na ako eh. Eh, bakit? Hindi na naman ba nagsaing ang inay mo? Nagsaing po siya. Pero, naubos nilang lahat ang kanin eh. Magsasaing sana ako. Kaso, wala na rin po kaming bigas. Ano? Ay, tignan mo yung kaldero. May natirayata na kanin doon. Eh, kung wala na, magsaing ka na lang. Tumingin ka na lang sa ref kung anong gusto mong ulamin dyan. Oh, sige po. Salamat po, Lolo. Ay, ano ba naman ang mga magulang mo? Ilang beses kong sinasabi sa kanila na huwag sasagarin ang lagayan ninyo ng bigas. Eh, ang titigas ng ulo. Eh, ngayon eh, pagkain mo, wala. Eh, magtutuos kami ng magaling mong ama. O ano,
Nakapag-desisyon ka na ba? Tinatanong na ni Maring kung gusto mong sumama sa asawa niya. Bakit kasi nagdadalawang isip ka pang mag-abroad? Ikaw na rin ang sabing hindi na magkasya ang sinasahog mo para sa ating mga anak. Maiiwan ko kayo kasi ng mga bata. Isa pa. Matanda na si Nenet Itay. Sinong titigin sa kanila? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ko kayang alagaan ang mga anak mo? Hindi naman sa ganun, mahal ko. Kaya lang. Mag-isa ka lang eh. Kung pumayag ka lang sana na magnegosyo tayo dyan sa harap ng bahay natin, eh kahit hindi na ako lalayo, hindi na ako mag-abroad, pwede. Sige! Mag-a-abroad ka? O ako ang mag-a-abroad? Margo! Ano ang gagawin ni Marlon sa sinabi ng asawa? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap nang ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.